Kuya, itong napakaganda po ng ano nyo, ng ano tawag nyo? Ferns? Fern? Opo. Pala, no? Opo. Matagal na po ba ito? Very excited talaga akong makita yung gardena to kasi first time ko mag-feature ng isang gardena sa loob ng bahay or yung tinatawag na indoor garden. At wala pang nababalita na indoor garden kahit saan. Dito lang talaga. So, I inka-perm day. Check it out! Magandang hapon sa inyo mga ka-Promdi at welcome back sa Certified Promdi Channel. Ngayon po, andito na naman ako sa bahay ng kapatid ng friend ko kung saan ipapakita ko sa inyo yung napakaganda nilang mga halaman. Parang indoor plants lang yung mga halaman dito ka-Promdi or yung garden nila. Parang indoor garden yon. So napakaganda ng mga pagka-sitting ng kanilang halaman. Yung kahit na medyo masikip yung space. Nagawa nila ng paraan para makapag-gardening. So, wala palang balakid kung gusto mo. Kung gustuin mo talagang mag-gardening, pwedeng-pwede kahit na maliit yung, ano mo, yung backyard or front yard or space ng inyong bahay. So, pwedeng-pwede katulad ng dito sa garden ng kapatid ng friend ko sa Quezon City. So, ipapakita ko sa inyo kapromdi kung paano sila nag-gardening dito sa kanilang maliit na space sa kanilang bahay. Kuya, itong kailan po kayo nagsimulang mag-gardening? Pandemic lang. Pandemic lang po? Hindi, matagal na. Matagal na po kayo nag-gardening. Tinuloy-tuloy ko na lang. Opo. Bali, saan po kayo bumibili ng mga halaman katulad ng mga ito? Dipinbasya, okay. Silom. Saan po kayo bumibili ng mga halaman? Sa Cavite. Kung saan po kayo nakakarating para maghanap ng halaman? Bulacan. So, ayan, ka-Promdi, napaka creative na yung kuya itong para mag-garden sa ganito kalit na bakuran. Punong-puno ng halaman yung garden niya. Ayan. Sari-sari siya, ka-Promdi, kasi kung anong gusto niya, nakakita siya ng halaman dahil mahilig sa halaman yung family nila. Pag may nakita siya dun sa kapatid niya, bibigyan siya. Tapos, pag may nakita na naman siya ng panibagong halaman na nagustuhan niya, bibili niya. Kuya, itong napakaganda po ng ano yun, ng ano tawag yun? Ferns? Fern? Opo. Pala, no? Opo. Matagal na po ba ito? Wala pang 1 year yan. Wala pang 1 year. Paano niyo po inaalagaan? Ano pong mga... Hinaan ko lang, tapos dinidilig-diligan ko lang. Sir. Dilig lang po. Wala po kayong nilagay na fertilizer? Wala. So, ayan ka-Promdi. Ano ng saging, yung balat ng saging na inano ko? Opo. Yung binabad ko. Tapos yung pinangano ko dyan, pinamigilig ko. Minsan-minsan lang. Ayan ka-Promdi, napakaganda ng garden ni Kuya Atong dito. Maliit lang yung garden niya. At syempre mayroon siyang kalamansi dito. Daming-daming bunga, yun o. Pag kailangan nila ng kalamansi, lalabas lang sila. Pag alumawa, gagamitin siya. Ayan, pipitasin lang ni Kuya Atong yung kanyang kalamansi dito. Minsan, dyan lang sa bintana. Opo. Ang ganda ng grotto niyo, Kuya Atong. Tapos mayroon yung ferns sa taas. Ano po yung ferns na yun? Yung ano, yung pero? Peruvian fern. Opo. Malaki, mahaba. Opo, yan yung mahaba na kung gaano kataas yung ano mo, yun din inabot ng haba ng ano niya. Oo, dahon. Mahaba ng husto yan pag opo. Nakahang. Ayun, nakikita niyo ka-Promdi yung mga halaman dito ni Kuya Atong. Almost wala siyang ano, walang soil na ano yung direct soil, puro halos na nasa paso lang kasi maliit lang yung space niya dito. Ano kasi dito ka-Promdi sa Quezon City masyadong dikit-dikit yung mga kabahayan dito. So, kaya yun, medyo siguro pag malaki yung lots nila, kasi makakaano naman sila ng mas malaking garden. Katulad nung kapatid ni Kuya Atong, yung friend ko, na napakalaki ng kanilang ano, looban. So, ito kay Kuya Atong, maliit lang. Then, Kuya Atong, ano po ito? Dragon tail? Hindi ko alam yung pangalan yan eh. Ang dragon tail, hindi siya, parang... Hindi ko alam pangalan yun, si Raymond. Monstera, parang ganun.
Monstera. Hindi siya Philodendron, Monstera. Monstera. Opo. Ang ganda nga, laki na eh. Oh. Opo. Ilang po lang tinanim yan eh. Binili niyo po kaya itong? Si Raymond, yung ang halaman niya. Opo. Pinatanim niya rito. Ang laki na. Yes, pero yung ano niya, ang liit lang oh. Ah, yung pinaka-daon niya sa simula. Din tapos dito ang laki-laki niya. Malusog siya. Yung naaarawan na, lumaki na. Nasa paso din po siya, no? Wala, nasa direkta niya. Sa direct soil. So maliit lang po yung ano niya. Okay. Kaya lumik, kaya lumaki po yung ano, yung dahon niya kasi direct soil. Taas na 'yo. Anong kahoy po ito? Ano bang pangalan niya? Ayan. Yung parang yung nandun sa kay Romy na ano, yung tinitrim na bilog. Parang ano yan? Parang picos siya, kuya tong. Ah. Parang picos yung parang... Nag-uugat siya na yun. Yan, oh. Lumalabas yung ugat sa katawan. Opo. Balite. O, parang balite. Parang balite. Oo. Ayan. Pero parang mukhang balite. Picos. Meron siyang... Balite. Ayun, mga bougainvillea, namumulaklak yung bougainvillea dito. Kaya lang... Nasa taas, hindi naman nakikita dito sa baba dito, dahil dito. Ano sa karsada, masyadong Asia. Masyadong ma-lush yung mga halaman ni Kuya Atong dito sa ano, ayun o, napakataas na. Ayun, namumulaklak siya. Meron din siyang mga dipinbasya, alocasia albo, aglonema, ayun, singonium. Ito parang anthurium yata ito. Anthurium yan. Anthurium. Anthurium. Ayun mga halaman dito ni Kuya Atong. Anthurium. Ito, ano nga pangalan ito? Parang Philodendron tricolor. Or Prince of Orange. Kasi iba-iba yung sinasabi nila na pangalan. Minsan Red Sun Hybrid, Philodendron tricolor, minsan Prince of Orange. Pero yung puro pareho lang din naman. Mm. Ako rin na... Nalilito po ako dyan. Ito, ano? Ito po kaya itong Birkin. Ah. Birkin. Ang parang originated niya, mayroon Thailand, mayroon China. Ayan, ano naman? Thailand ano po yan? Yan? Thailand po yata. Ah. Kasi karami na mga Birkin sa atin galing Thailand. Thailand. Then ito mga China, ganun. Or Thailand din. Ano, anong tawag dito? Nakalimutan ko na. Calathea zebra. Ayan. Cypress. Opo, zebra po yun. Ayan mga kaprumdi, puntahan naman natin yung secret garden nila dito sa likuran ng kanilang bahay. At kung saan dumaan ako sa napakasikip na gilid ng bahay para makapasok ako dito sa kanilang secret garden. At dito nga makikita yung kanilang monstera na variegated. Eh napakaraming Philodendron dito, meron din mga golden putus na nakahang sa may stairs. Ayan, napakaraming golden putus na nakahang din. Meron din ako nakitang purple heart na plants, yung purple na nakikita nyo. At dito naman sa kanilang baba, bago umakyat ng hagdan, nandito naman yung mga golden putos, dark lord na Philodendron, at kitang-kita dito yung napakalaking Calathea lutea na nasa pasulang. At ito naman yung mga hanging plants nila. Hindi ko masyadong kabisado yung mga pangalan niyan, but magaganda sila kapromdi. Ayan. White angel na plants na flowering. At yung mga golden putos nila, yun nakahang lahat, nakahang sa kanilang wall. Bali yung baba na ito, sa baba niya ay kitchen. So yan, nakikita dito yung puto marble or manjula.
meron din siyang Monstera Deliciosa dito. That time yung mga first time na lumabas ito sa atin sa Pilipinas, napakamahal ito. At isa ito sa itinuturing na pinakamahal na plants, lalo pag variegated. Ayan, mga nakahang ng mga enjoy putos. Mostly, mga philodendron yung mga nakikita dito ka. Hindi katulad nung isang philodendron na yon, rare yun, na gusto ko yon. Ito naman parang humalumina, I think. But mukha rin siyang philodendron. Hindi ko masyadong makikita yung puno niya. Then, ito naman sa kaprumbi sa baba, yung medyo lush na parang minaloni something or philodendron. Ayan, mga philodendron, pidatong. Ayan, zizi plant, gloriosum, enjoy putos, syngonium, silver splash. Ayan, vermax na plena green. Ayan, lush sila kahit nandito sa taas. At syempre, mainit dito ka from day. Hindi naman may pagkakailan na mahirap pag-alaga talaga ng halaman dito sa Metro Manila, especially in Quezon City. Kasi yung weather dito iba eh. Talagang dry na dry, tapos super init. So, ayan, meron din silang aglonema. Pag-alaga dito ka from diyang mahirap kasi pag dilig lang dito akit ka pa para maalagaan mong ganito at syempre lush na siya. Lahat sila makaproom din nasa pasulang, hindi sila direct soil. Kasi kung direct soil, sigurado yung ano nila, mga dahon nila, sobrang laki siguro. Since nasa pasulang, so expected na hindi siya lalago talaga ng ganung kalaki. So, alam naman natin yun. Pero, ganun pa man, napakaganda pa rin tingnan at napaka-refreshing. Lalo na dito sa bahay, sa taas ng bahay. Yan, mga putos, silver splash, philodendron line. Mostly pinaghalong syngonium, monstera, saka philodendron ang mga halaman dito na nasa taas ng kanilang bahay. Hindi ko masyadong naramdaman yung init ng panahon dito kaprom di kasi masyadong presko yung pakiramdam ko dito. So ayun, bababa naman tayo at papakita ko naman sa inyo yung mga halaman doon sa baba, kung ano-anong halaman doon. Medyo marami pang mga plants doon kaprom di at sari-sari katulad ng dito sa baba. But sa baba kasi, iba, medyo hindi ganun karami pero iba yung halaman sa baba. So i-check natin kung ano yung makikita doon.
So, Monstera Deliciosa na variegated, Golden Potos, ayan, mga Philodendron, at yun, Calathea Lutea, may kasamang Monstera. So, ayan yung mga hanging plants dito, Kapromli. Ayan, katulad nung nakikita nyo yan. Ang tawag nila dyan ay buhok ni Maria. But hindi namin sure kung buhok ni Maria talaga tawag yan. Pero yun ang nakasanayan nilang tawag. So, mayroon dito mga... Sa baba, mayroon malaking palm. Ayun. Hindi po to. So, ito, at ito naman yung napakalaking Calathea Lutea na natatanaw sa taas ng bahay. Flowering na siya at napakataas niya. So, nakatanim lang siya Kapromli sa paso. Kaya lang medyo malaki yung paso, kaya malaki rin yung tubo niya at napakataas niya. Ayun. Meron siyang Dipinbasia o Dipinbachia. Then, Philodendron, Purple Heart, at Aglaonema. Mayroon din siyang variegated na Wandering Dew. Napakaganda ng Wandering Dew na variegated. Mas maganda doon kaysa kulay purple. Ayan ang kanilang Aglaonema. Then, Golden Potos. Then, ayan, buhok ni Maria. Saka yung palm. So, hindi ko masyadong alam yung pangalan ng palm na yun. Ayan.